Magandang umaga mga Ludi. Hindi na ba gumaga ng ating power lead outlet? O yung sinasaksakan ng ating USB? At kung saan tayo nagta-charge ng ating cellphone? Ang kinukuha na ng ating source of power ng ating dashcam. So, dalawa lang ang solusyon dyan mga Ludi. Una, i-check natin yung kanyang socket dito sa likod ng ating power lead outlet. Kung may nakikita kayo dyan kulay puti at pula na wire at may puting socket, yun ho yan mga idol. Yan ho ang ating power lead socket. At mas maigi mga idol kung meron tayong tester. Papabasa natin sa ating tester para sigurado tayo na kung yan ang sira. Pero kung wala, makikita mo naman dyan mga idol kung siya ay defective na, ay may bakat ng sunog o di kaya putol ang ating wire. So yan mga idol, kung na-check mo na ito yung part na ito at nakikita mong buo walang damage, may meron pa tayong pangalawang option mga idol. Una, pangalawa, itong ating fuse box panel mga idol. Dito makikita natin kung saan nakalagay ang ating mga fuse. Bago yan mga Ludi, ipapakita ko sa inyo muna kung ito ay gumagana ba o hindi. Ito mga Ludi, yung ating power lead outlet ay defective na. Pag ito is na, itong USB na ito mga Ludi ay original ano. Pag ito is naksak mo, makikita mo umiilaw ito mga Ludi. May ilaw, makikita kayong ilaw dyan kulay blue o bugaw. So para malalaman natin, meron ako ditong battery pack. Ito siya. Pag ito'y naka-charge ay makikita mo rito ang kanyang number. Kung ilang level na siya. Dito makikita mo rito. So, subukan natin i-charge itong ating battery pack. Ito, umaandar itong ating makina. Mahirap na Ludi. Nag-iisa lang tayo. Ayan mga Ludi, naka-charge na yung ating battery pack. So walang current na pumapasok o nasa na-adapt natin dito para sa ating charger. Wala mga Ludi. So defective yung ating ang ating power lead outlet. So mga Ludi, pupunutin muna natin ito. Punta tayo sa ating fuse box panel. Ito mga Ludi, tingnan natin ito. Ang pagbukas nito mga Ludi, hatakin mo lang. Yan. Yan. Ganyan lang yung pagtanggal niyan. So mga Ludi, makikita mo yan ang ating mga fuse mga Ludi. Yan. Nakalagay dyan kung ilang amperes. At bago yan mga Ludi, para hindi ka maligaw, dito sa cover ng ating fuse panel o fuse box, may makikita ka dyan, nakalagay dyan kung alin dito ang ating kumpunihin. So ang pangalan ng power lead outlet natin dito sa ating manual, kung makikita niyo yan, socket 15 amperes, yan ho siya. At kung may nakikita kayo, merong spare na nakalagay. Ito. Ito yung mga spare.
meron siyang 5 amperes, 10 amperes, at saka 15 amperes. So yung spare na yan mga idol, kung sakaling ang ating fuse ang may sira, yun ang pamalit natin, yung spare na yan na 15 amperes. Siya yung ipalit natin dyan sa defective nating fuse, mga Lodi. So mga Lodi, pupunta na tayo dito sa ating fuse panel. Ayun mga Lodi, ay makikita kayo dyan. Tuturo ko, ito ang ating target. Ito siya, yung 15 amperes. Nagitnaan siya ng dalawang 5 amperes mga Lodi. Ito naman yung ating spare fuse mga Lodi. Ito 5 amperes, 10 amperes, saka 15 amperes. At ito naman mga Lodi, ito yung pang-ipit natin. Kasama talaga to, para kapag tayo nagtanggal ng ating fuse, hindi na tayo mahirapan. Iipitin na lang natin at saka hatakin. Ganito yun. Ganyan. So, medyo mahirap kasi nandito tayo sa gilid ng kalsada mga Lodi. So, ayun. Hatakin ko itong fuse mga Lodi. Yan. Tanggal na natin ng fuse mga Lodi. Check natin kung ito ba ay kung saan yung defective nya. Ayun, nakikita ko na mga Lodi. May nakikita kayong parang kalawang dyan sa gilid, bandang kanan, sa itaas. Yan mga Lodi, ay bakat ng sunog. So wala nang iba, ito na siya. Nahuli na natin mga Lodi yung ang salarin. Ito yun. So positive na siya to ang dahilan mga Lodi kung bakit ayaw gumana ng ating power lead outlet. So mga Lodi, tabi mo na to at papalitan natin ng spare at tanggalin natin at ililipat natin doon sa pinagtanggalan natin mga Lodi. Ito yung spare, ipit, atak, ayun, natanggal ko na. So ikabit natin to Lodi sa gitna ng dalawang 5 amperes. Ayun, ayan na mga Lodi, nakapix na yung ating 15 amperes na fuse, yung spare na tanggal natin. Ngayon mga Lodi, susubukan natin yung ating itong ating USB kung talagang may power na siya. So ito yung USB natin, kanina walang ilaw. Ayun, huli mga Lodi, yun nga ang salarin. So umilaw na yung ating USB, ibig sabihin meron na siyang power. So i-charge na natin itong ating battery pack. Tingnan natin kung ito ay gagana. Ayun, so positive mga Lodi, gumana yung ating battery pack. Ayan, naka-charge na siya mga Lodi. Charge yung ating battery pack. So positive, nahuli natin ang salarin. So bago yan mga Lodi, tatanggalin muna natin to. Pag ito hindi natin nagagamit, iwas ka sira lang mga Lodi ha. Pag hindi natin ito ginagamit yung ating power lead outlet, kung may nakikita kayo mga Lodi, ito may takip ito. Lagi natin isara mga Lodi kasi ito yung dahilan kung bakit nasisira yung ating power lead outlet. Maaaring mapasokan ito ng alikabok, matalsikan ng kaunting tubig, o may natatapon at aksidente natapon dito sa loob. Yan ang magkukos ng
damage. At pangalawa mga Lodi, huwag tayo mag overcharge. Halimbawa, ito siya, dalawang nakasaksak dyan, dalawang output ito, yung ating USB. Tapos mag-charge tayo ng dalawang cellphone o di kaya kung ano mang gadgets yung i-charge natin, o battery pack tsaka cellphone. Yan ang dahilan din mga Lodi kung bakit nasisira ito, kasi nagkakaroon ng short na yung ano natin, voltahe, kasi 12 amperes lang ito eh. So yun ang dahilan bakit nasusunog yung ating fuse. So madali lang naman palitan yung fuse natin. Mayroon tayong nabibili dyan sa mga automotive shop mga idol, o di kaya sa Lazada online, mayroon na bibili yan, 15 amperes lang para sa sasakyan. Yun mga idol. So palagi natin isasara ito para hindi mapasokan ng alikabok, at huwag tayo mag overcharge mga Lodi. So yun lang mga Lodi ang may bahagi ko sa inyo. Sana meron kayong matutunan sa aking munting video mga Lodi. Ito ako ay hindi naman na eksperto mga Lodi. Ito ay sarili ko lang nalalaman sa dahil sa aking kakalikot ng ating sasakyan. Dahil matagal ko na rin problema ito mga Lodi. Dahil mahilig kami ni misis mag-travel sa mga malalayo. So minsan na lulubat yung aming cellphone. So mahirap na wala kang communication mga Lodi. Lalo na mahilig ako gumamit ng Google Map mga Lodi. So pag nalubat yan, wala ka nang gagamitin. Lalo na dyan sa mga mahilig yung mag-travel, mga Mr. and Mrs. Kung yan ang problema nyo, itong ating power lead outlet. So sana makatulong ito ang ating mounting video mga Lodi. At maraming salamat sa panonood. Siya nga pala mga Lodi, kung bago ka lang sa aking channel, maaaring mag-subscribe ka at pindutin yung notification bell button para updated ka sa ating mga susunod pang mga DIY video mga Lodi. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. Jemmy, Super Radio, easy na kundi, tapat sa Student Council ng Philippine College of Cape.